Hello, what's up guys? This is Captain ZB once again. And today guys, pag-uusapan natin ay ito ay tungkol sa idea paano maglinis ng bodega. So nowadays guys, yung mga charterer natin nagre-reklamo sila kasi nga kadalasan yung mga barko bumabagsak sa cargo inspection, lalo na from dirty cargo to clean cargo or coal to grades. So normally guys, ang ginagawa natin yan sa barko pag naglilinis ay yung old style natin na kuskus lang tayo, ni-scrubbing natin, ginagamitan natin ng aquataff, ginagamitan natin ng kung ano-ano mga chemicals na sinusupply ng charterer sa atin. So ngayon guys, yung mostly yung company siguro or yung charterer, nagsusupply yan sila ng high pressure machine sa bodega. So yung iba charterer guys, nagre-reklamo pa rin kasi bakit ganun, hindi pa rin nila na lilinisan ng maayos yung bodega kahit na nagsusupply sila ng mga high pressure machine sa barko. So useless kasi guys eh, kung meron tayong equipment sa barko pero hindi naman natin alam kung paano gamitin, kung saan natin gamitin. Normally guys, yung kung may high pressure machine tayo, siyempre iisipin natin, nilinisan natin kung hanggang saan lang maabot natin. Paano naman ngayon guys yung nasa taas ng taas sa parte ng bodega, paano natin lilinisan? So yun ang pag-uusapan natin ngayon guys. So dito sa barko guys, sa amin ngayon, meron kaming dalawang high pressure machine, itong Navijet 500. Last time, ang charterer nga nagtanong sa akin na yung kung ano daw yung mga technique o mga idea ko para maabot yung sa matataas na barkay. Kasi yung isa nilang barko na chartered, nagre-reklamo siya kasi nga yung mga tao doon, hindi alam kung paano abutin daw yung paano abutin yung mga nasa taas na bagay ng bodega, which is meron naman silang high pressure machine. So ito guys, na idea na to, napaka-epektibo talaga guys, no? So ito yun guys, imaginein mo guys, itong nozzle na to, ito yung normal na nozzle sa sa high pressure machine natin. Diba? Nga ilang kilo to? About 3 kilo siguro to, o kulang-kulang 4 na kilo siguro to, ano na to. Kasi stainless to guys, stainless tapos makapal sa kaya matigat. So imaginein mo guys, kung ito yung bit-bit mo, normally, para maabot natin yung mga matataas na parte ng bodega, kailangan talaga natin mag-busunser tayo. Or gagamitan natin ng stick o aluminum pipe, aluminum pole o kaya kawayan para maabot natin yung mga tataas na bagay. So kung ito yun guys ang gagamitin natin, di ba? Ito yung gagamitin mo dun sa sa taas pag ano ka nakabusunser ka, ang bigat at saka nakakangawi ito kasi malakas yung pressure eh, di ba? So ito guys, normally ginagamit namin lang to sa sa pag ma-blasting ng mga kalawag kasi nga nakatayo ka lang, di ba? Di ka nakasabit. O kaya pag cleaning naman, cargo cleaning, nagagamit din natin to guys, pero diyan lang sa mga mabababang parte ng bodega. Ngayon guys, kung pag-uusapan natin yung pag-uusapan natin paano naman yung nasa taas na bodega, sir. Paano naman yung sa mga katulad sa ilalim ng TST, pinakataas na parte ng bulkhead, paano natin naabutin yun? So ito yun guys, ito yung fabricated nozzle natin, napakagaan, siguro half kilo o mga, ito lang nagpapabigat sa kanya, ito po nozzle lang eh, pero itong tubo na maliit, sobrang gaan lang talaga. Ito guys, itong hose connection, minilling lang namin dito sa tubo na maliit. Pagkatapos itong QR plug niya guys, winilding din namin dito sa sa tubo. Instead na quick connect siya guys, yung QR plug dinirect na namin winilding dito sa tubo. Sir, paano naman kung magpalit tayo ng ng rotating nozzle o yung sa ilalim na umiikot? Simple lang guys. Magagawa din natin 'yon kasi ito pwede naman 'to pwede mo na 'tong tanggalin eh. Yan. Tatanggal din siya guys.
Tapos tanggalin mo tong ano niya, itong trade date na itong ano na to. Bagay na to, hindi ko kalimutan kung anong pangalan ito. Tanggalin mo lang to, tapos tanggalin mo lang dito, guys. Pwede mo nang palitan yung ano, yung rotating nozzle niya. Ganun din, guys, kung ito yung gagamitin natin. Pareho lang naman, guys, ang nakaiba lang itong may quick connect sa o yung ano, QR plug. Ganito, mas madali siya ipasok. Ganun. No. Very useful talaga, guys, kasi ito, itong nozzle na to, itong fabricated nozzle na to, pag tinali mo to sa kawayan na maiksi, kasi pag kawayan magaan yun, guys, eh, pwede mo na siya gamitin yung pag nag-ano ka, yung nag-bubusunser ka, tapos tumitira ka dun sa mga ano, sa mga matatas na bagay sa bulkhead. Kasi nga, mas magaan siya, guys, sobrang gaan talaga, at saka very handy lang talaga kung na, imagine mo kung nakakabito sa ano, sa kawayan na ganyang kataas. O kahit isang lipa na kawayan na yung magaan, o kaya yung aluminum na stick. So di ba ang gaan, talian mo lang ng hawakan dito sa gilid para hindi siya gaano gumagalaw-galaw. Di ba? Ang gaan-gaan. Pwede mo na sa ano, guys, dalhin sa ano, habang nakaupo ka sa busong chair, tapos yun ang ano, gagamitin mo. At saka, yun nga, guys, pag tinali mo ito dun sa, ano, sa taas ng ano, kawayan o kaya taas ng stick, pwede mo na ito siya gamitin pang ano, pang tira doon sa matataas sa bagay doon sa mga bulkhead o kaya doon sa ilalim ng stick. Diba? Unlike kung ito yung itali mo doon sa ano, guys, kung ito yung itali mo doon sa stick o doon sa ano natin, sa kawayan o aluminum pole natin, balik na yung kawayan mo, balik na yung aluminum stick mo, hindi mo pa magagawa yung ano, yung maabot yung ano, yung matataas na bagay sa buniga. So, ito, guys, very useful, guys. Diba? Ang ano nito, guys, pag ginamit ito, siyempre, pag naka-connect na yung hose dito, direct na yung hose connect dito, pagkatapos, nakatali ito sa, ano, sa kawayan, ano, bago ni pandarin yung high pressure machine, guys, dapat, naka-ano na to, nakapalayo na siya. Kasi huwag niyo pandarin din, guys, yung high pressure machine na nahawak-hawak yung patol, tapos hose lang yan. Siyempre, delikado yun, di ba? Kasi baka gumagano-gano, nagbabibrate, no, umikot-ikot, baka tamaan ka pa o baka tamaan pa yung ano, yung ibang tao. So dapat nakatali na to sa ano, sa kawayan, nakapix na to sa tubo, sa, I mean sa stick natin. Tapos palayo, siyempre bago pa na rin blaster, palayo muna sa'yo para safety tayo. Tapos yung on-off ng ano, guys, ng na nito, kasi wala na ano, no, di ba, walang rotor, no. So ang on-off nito sa ano talaga, pag gusto mo i-para, off mo lang yung blaster, tapos pag gusto mo yun, on mo lang yung blaster. Doon na. Balay dalawang tao maging ano ito yung maging magamit. Saka on-off ng ano, blaster natin. Ilang beses ko na rin ito nagamit, guys, sa cargo clinic. So perfectible talaga, guys, kaya ginawa ko, guys. Wala namang mawawala kung gawin natin, di ba? Kung subukan natin. Pero very useful. So ayan, guys, no? Proven and tested na yung fabricated nozzle natin. Yan ang ginagamit namin habang nagki-cleaning ng bodega. So itong isang EV natin habang nakabusunser siya, yung fabricated nozzle din naman natin na isa, yung nakinabit niya dun sa kawayan. Kaya komportable siya, kasi sobrang ganong ano, dala niya kumpara dun sa original na nozzle na sobrang bigat. Saka kung ganyan na sitwasyon mo, siguradong ngawit na ngawit ka na sa sobrang bigat ng original na nozzle. So ayan, guys, pulidong-pulido talaga yung trabaho natin, kasi nga kahit doon sa pinaka-top ng ano, ng bulkhead, ay naabot natin. Tanggal talaga yung stain, guys, kasi high pressure na machine na yan, eh. So laking advantage, guys, at saka laking ginhawa ng ano, trabaho, at saka mabilis yung trabaho. Yan. Yung iba naman nagkukuskus yan, guys, kinuskus pa rin nila yung mga hindi na tama ng blaster, yung behind the frames. Yun lang kinukuskus nila, there is blaster na gumagawa niyan. So yun yung, guys, no, thank you very much for watching this video, and I hope na makatulong to sa inyo itong fabricated nozzle natin. Madali lang to, guys, ipagawa nyo lang sa gawakina, alam na alam nyo lang gawin to, at saka para mapagaan yung trabaho natin, at saka para mapabilis. Thank you very much, guys, for watching this video once again, and I hope na i-follow and i-subscribe niyo yung YouTube channel natin para sa karagdagang update. And also, guys, kung mayroon kayong gusto na content na itanong, i-comment down below para malaman natin kung ano yung
masagot natin kung ano yung gusto nyo, guys. Thank you very much, guys, and stay safe always, and God bless us all.